May nagtanong sa akin, Boss Rai, sana po matulungan niyo ako. Nai-stress na po kasi ako. Bigla po kasing naisipan na mag-try umutang online. Tapos po, na-approve naman po. Nung sinabi po nila sa akin na kailangan mag-deposit ng 10K, sinabi ko po, cancel ko na lang. Ito po sinabi nila sa akin. Mga kahihinatnan ng pagkansila ng utang. Number one, kung ang customer ay hindi mag-withdraw ng loan, ngunit ang loan ay naaprubahan, ang customer ay kailangan bayaran ito buwan-buwan. Hindi mo lang nawalan ng security deposit, ngunit kailangan mo ring bayaran ng utang bawat buwan na napakaseryoso. Kung hindi ka magbabayad ng installment, ipapalagay ng kumpanya na ang customer ay isang taong nanloko sa kumpanya at lumabag sa loan agreement at ang kumpanya ay magdidemanda sa korte. Number 3, ang customer ay makukulong at ipapatupad para sa pagbabayad. Kung hindi mo malulutas ang problemang ito, magkakaroon ng mabigat na problema ang iyong credit. Dahil naaprubahan na ang loan, ibig sabihin kailangan mong bayaran ng utang bawat buwan, ngunit sa katunayan ay hindi mo pa rin natanggap ang utang dahil sa iyong pagkakamali. Hindi ka magbabayad sa aming kumpanya, ang iyong pangalan ay isasama sa loan blacklist. Ibig sabihin, hindi ka na makakapag-apply para sa anumang uri ng pautang sa Pilipinas sa hinaharap. At ang aming kumpanya ay magdidemanda rin sa korte na magiging malaking kawalan, mangyaring pag-isipang mabuti. Matindi ho itong na-applyan nyo, no? Ibang klase. Hindi nyo kinuha yung loan, pero pinagbabayad kayo. Well, wala ho tayong magagawa. Ganyan ho talaga mga scammer. Scam ho yan. Maliwanag na scam, di ba? O sinabi nila, na-approvean kayo. Nung ma-approvean, kailangan nyo daw mag-deposito ng 10,000. Pag nakuha na ho nila yung 10,000, eh, hindi nyo na ho sila makikita. O di kaya kagaya nung iba, sasabihin, ay nag-error. O, tapos hihinga na naman kayo nung kung magkano na naman. Mas nag-error na naman. Hanggang sa malaki na makakuha sa inyo. Tama lang ho yung ginawa ninyo, no? Ipinakancel nyo ho yung utang, no? Tsaka huwag nyo alalahanin yan. Kasi wala ho kayong kinuwang pera, eh. Diba? Wala naman kayo natanggap na pera sa kanila, eh. So ano ang babayaran nyo buwan-buwan? Diba? O himayin ho natin to. Sabi niya, kung ang customer ay hindi nag-withdraw ng loan, ngunit ang loan ay na-approvean, ang customer ay kailangan bayaran ito buwan-buwan. Ano ba bayaran ninyo? Hindi nyo nga ako kinuha. Di po ba? Hmm. Maling-mali ho yung ano eh. Yung number one pa lang, sabit na sila eh. Di ba? Hindi nyo kailangan bayaran or wala kayong dapat bayaran kung wala naman kayong nakuwang pera. Di po ba? Hmm. Number two, kung hindi ka magbabayad ng installment, ipapalagay ng kumpanya na ang customer ay isang taong manluloko sa kumpanya at lumabag sa loan agreement. Eh sila ho nanluloko eh. May agreement ho ba? Wala naman ho agreement na nangyari. Kasi oh, para magkaroon ng isang agreement, dapat na kung ano yan, may pinirmahan ho muna kayo. Eh mukhang wala naman kayong pinirmahan eh. Kasi yun, nung sinabing na-approvean, hinihingan kagad kayo ng 10,000 at pinakancel nyo agad. Tama po. O, asan mo yung agreement? Tsaka pinakancel nyo po eh. Yung iba nga ho eh, na-deposito na yung pera eh. Tapos ibinalik eh. O, so ibig sabihin, cancel transaction. Ito, hindi nga nyo kinuha. Sasabihin niya, ano? Itutuloy yung, ano, yung loan. Tapos kayo pa manluloko, eh, sira patunog nito. Di ba? Tapos may lakas pa ng loob magdidemanda. Ano yung didemanda niya? O, di po ba? Eh, tignan nun natin yung number 3. Ang customer ay makukulong at ipapatupad para sa pagbabayad. Ano? Hindi ko maintindihan. Paano ko kayo makukulong? Ala nga ako kayo nakuha. Yun nga kung hindi nakabayad ng utang, no? Eh, hindi pwede ipakulong eh. Wala ko kasing nakukulong sa utang. Not unless ho, no, na napatunayang estafa or
nagpatalbog ng cheque, which is BP-22. Yun po kasing dalawa na yung criminal case. Pero kung sa utang lang po talaga na hindi pa nakakapagbayad, eh, civil case pa lang po yun, small claims, no? Or sum of money. Eh, sasabihin niya makukulong. Tuloy po natin. Kung hindi po malulutas ang problemang ito, magkakaroon ng mabigat na problema ang inyong credit. Saan po? Wala ko silang po pwedeng i-report sa sa CIC, sa CMAP, or sa BAP eh. Ano i-report po nila? Eh wala naman po kasing transaction na na nangyari. Di po ba? Tapos, ito po nakakatuwa dun eh. Dahil na-aprobahan ng loan, ibig sabihin kailangan mong bayaran ng utang bawat buwan. Ngunit sa katunayan na hindi mo pa natanggap ang utang dahil sa iyong pagkakamali. O inamin ho nilang hindi pa natanggap yung utang eh. O. Tapos sisisihin pa kayo pagkakamali nyo raw. Hindi nyo nga ho tinanggap. Kasi karapatan nyo ho yan. No? To pakakatandaan nyo. No? Kahit saan ho kayo mangiram ng pera. Kung yan, diniscuss ho sa inyo at hindi kayo komportable dun sa terms and conditions ng lending company, anytime ho, no? Hanggat hindi nyo pa nakukuha yung pera, pwede nyo i-cancel. Ano po? Tatandaan nyo ho lagi yan. Eh, ito nga, hindi nyo pa nakuha. Oh. Diba? Aso sasabihin niyang ano? Wala ho yan. Huwag nyo hong isipin yan, no? Huwag nyo hong istresin ang sarili ninyo kasi wala ho kayong obligasyon sa kanila. No? Baka sila pa nga ho po pwede nyo ano yan dahil hinaharas kayo, eh. Oh. Eh, pa-blacklist pa sila. Tapos, meron ito nakakatuwa pa eh. Ang iyong pangalan isasama sa loan blacklist. Ibig sabihin, hindi ka makakapag-apply para sa anumang uri ng pautang. Makakapag-apply ho kayo at ma-approvean kayo. Kasi wala naman yung transaction nga na naganap eh. Diba? Wala ho kayong perang nakuha. Wala ho kayong agreement na pinirmahan. So, sila na ho mismo nagsabi, wala kayong natanggap na pera. O, hindi nyo ho natanggap yung proceeds. Hindi ho nagpursue yung utang. So, wala ho kayong responsibilidad sa kanila. So, huwag nyo i-stressin yung sarili ninyo. Ano po, ito yung mga scammer to. Huwag ho nyo intindihin. Huwag ho kayong magpaka-stress, no? Mga manluloko tong mga to, no? So, kung ako ho sa inyo, burahin nyo na ho yung na yan. Kung baga, alisin nyo na ho sa isip nyo yan. Kasi, pagka lagi nyo binabasa yan, may stress lang ho talaga kayo na may stress. Ano po? Wala ho yan, baliwala ho yan. Kahit saan ho silang korte pumunta, o kahit sinong abogado ho kausapin nila, baliwala ho yan. Wala ho silang mahihita dyan. Ano po? I hope nasagot ko po yung katanungan. Ano? Kunin ko po itong opportunity na to para magpasalamat po, no, sa lahat po ng sumusuporta sa aking mga ina-upload na videos. No. Maraming salamat po sa inyong likes, comments, at sa pag-share nyo po ng aking mga video. Dahil po dito, no, marami na po nakakapanood, no, sa aking mga ina-upload na videos. No. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahin ho kayo na suportahan din po yung iba ko pong mga social media accounts, no, sa YouTube, Facebook, and TikTok. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, yun lang.